Pasensya naman, ma'am. Pinagantay ko kayo. Ha? Pasok na, pasok. Pasok, pasok, pasok. Halika, pasok ka na. Pasok. Pasok. Okay. Ito na po ang inyong Remoa. At si Attorney Abo, yung nag-facilitate na para ma-isoli ito ngayon. Kasama yung kanyang kliyente, yung si Mrs. nung nakakuha nito, yung taxi driver, and then the daughter. Now, would you like to open this, ma'am? Yes, ma'am. In front of everybody? Kasi, pero as you can see, wala hong gas-gas. 25% pa. Actually, 500 lang sana iniisip niya. Sabi ko, maliit yung 500. Lakihan mo, 1 million yung reward. Yun. So, because of that also, marami mga nag-message. As a matter of fact, may pumunta rito kahapon. Mm-hmm. Yeah, and that person pumunta, kilala yung husband niya po. Kaya sinabi ko sa radio, eh, meron kami importante, informante na kilala. Sinabi ko nga, pati pamilya, aso, pusa, ang pangalan nyo. Pero mali ata doon, send doon sa lolo. Wala na po. Oh. Hindi, biniro ko lang yun, dinagdag ko lang yun. Sabi ko, may lolo, lola, biniro ko lang yun para, para medyo ligawin. Kasi ayoko naman na malaman eksakto informante. Sorry, hindi ko naman, hindi ko naman sasabihin na kayo mananakit, yung si Mr. niya mananakit doon sa informante namin. So parang niligaw ko lang. Kasi informante, kinakabahan din. Ninenervyo siya. Sabi niya, baka mamaya may mangyari sa kanya. Sabi ko, sige, medyo ligaw-ligawin natin. Yun. Kaya sinabi ko, may lolo, lola, pusa, as. Sabi ko, joke. But ano po siya? Kilala niyo po si Mr. niyo and ready na kami magsampasari ng kaso. In fact, today dapat pupunta na ba kami sa NBI para mag file ng case, and then yung NBI gagawa na po ng thorough investigation para ma-properly identify. Pioneer na. Yun, Mr. Pioneer na. Pioneer na siya. Okay, pioneer na. Tingnan natin kung alaman nito. Okay. Makakita na sa wakas ng alahas na milyones. 50 million grabe kasi dyan, sir. Ha? 50 million? Yan po ang sabi niya. Siyempre, kung ano sabi niya, yun ang sasabihin ko lang doon. Hindi naman kabigatan. Mga alahas po. Alahas. Yung alahas po kasi. Saan po ba siya, Attorney Galing? Saan si Galing? Cebu. Meron mo siyang parang luxury store doon, sinaraso, mga Pinoy mga gamit. Tsaka nagbabuy and sell siya, nagbebenta siya ng alahas. Kaya yung pong mga, may mga tatlo, apat ng pirasong alahas na mamahalin na hindi niya pa, ano, nasa supplier pa may-ari. Kaya namang problema talaga siya. Hindi, galing lang siyang Cebu. Galing lang Cebu. Local lang. Ano ito eh, sa video, hand carry niya talaga. Kaya alam niyo ba, hindi niya pa naisipang bit-bitin saan. Hinintay niya po. Nung makasalubong yung driver, akala niya, kukunin yung driver. Hindi. Maraming mga netizens din nag-bash noong una, pero they have to realize na yung padre niya ay naghihingalo po sa ICU. Malala. Kaya nagmamadali. Critical yung kalagayan, wala sa isip. So, kumbaga lutang. Totoo yun, lutang siya. Kaya, ano po, yung father niya is just relying on respirator. Tatanggalin na ata yung intubation. Something like that. So, yun siguro, wala siya sa tamang pag-iisip. Iniwan niya, akala niya foreign driver. Pero kung ako, 50 million, baka kapya-kapin ko ba ito eh? Hindi nga, totoo. At ang problema niya pang isa-sento. Isa pa niyang problema. Yung bill sa hospital, 5 million na. Eh, babayaran niya pa yung mga alahas na nawala. Ang laking problema niya. Kaya napakalaking bagay yun. Di ba, ma'am, kapag kayo, yakap-yakapin ko to. Baka pwede pa, italay ko na sa katawan ko. 50 million eh. Sus, Mario, sir. Hindi, but anyway, in her case, hindi natin siya masisisi dahil meron nga siyang kamag-anak na nasa hospital, especially father pa niya. At that time. Yes. Kaya wala na sa pag-iisip. Tsaka anytime tatanggalin na yung respirator, yun ang desisyon na magkakapatid. Ako, ito na. May konting thrill, ano? Ha? Matibay ang bag na yan. Yeah, matibay ito. From scratches lalo na.
Tama. Aluminum. Mm. Pero kung gusto, madali naman itong sirain eh. Mm. Kung talagang maintention silang... Acetylene. Acetylene. Maski na hindi, kutsilyo lang, di ba? Puk-puk-puk-puk eh. Clarify lang din po. Hindi po yan na-uwi sa bahay. Nasa kotse lang po nung sinabi niya na nakita po siya. Ah, sa kotse lang po? Hindi niya inalis sa kanyang kotse? Hindi, sa trunk? Nasa kotse lang. Sa loob ng kotse lang po niya iniwan. Ah, so iniwan sa kotse. Oh, eh, paano yung mga pasahero niya? Buti hindi tinangay ng mga pasahero niya. Nabibiyahe siya tapos nasa kotse niya. Nung kinagabihan po, tinawagan niya na rin po yung kilala niya po. Pero one month po ito na nasa kanya, nasa kamay niya. So, nasa kotse lang to for one month? Hindi rin po namin. Alam kasi ang akala po talaga namin, nandun na po kasi inano na po namin yan eh, pinalalamove na po namin. Akala po talaga namin, tapos na po. Pinalalamove nyo saan po? Kanino po pinalalamove? Doon po sa, sa address po nung kakilala po ng papa. Ipapalalamove pa lang. Pinalalamove na po. Napalalamove na po? Opo. Napunta na doon sa address ng kaibigan. Sino po yung kaibigan? Hindi ko po. Okay. Yung pulis po na kaibigan. Ah, so kinuha nyo ito doon sa pulis. So yung pulis, ano pong ginawa niya nung napalalamove po sa kanya? Ano pong ginawa niya? Kinausap ko po yung ko po. Kinausap ko po siya kung bakit po hindi po na ipapadala pa po sa may-ari. Ang sabi niya po, kailangan po yung papa ko po yung sumama. Kaso ayaw pong sumama ng papa ko po, natatakot po talaga siya. Nga sa DCR. Okay, so radio station na lang. So pumunta po kayo sa isang radio station para doon sa yung pulis lang po, sir. Yung pulis pumunta sa radio station. At sabi turn over to. Pero alam na nung pulis ang laman. Ay, hindi wala po. Hindi po namin. Hindi pa rin alam. Hindi po, sir. Lahat po kami wala pong alam kung ano. Nalaman na lang po namin nung nakita na namin po yung post. News po. Opo. Yung post niya o yung post ko? Yung news po ata. News sa TV5? Sa TV5. Ayun, yung news sa TV5. Doon niyo nakita. Tapos yun, natakot na po kami kasi nung araw po na nakita po namin yung video, tinanong ko po yung police kung ano po yung pwede ko pong gawin or pwede po namin gawin kung asan po kami lalapit kasi nakakatakot din po may ano po yun. Okay, so nung nakita niyo po sa Frontline Pilipinas, primetime news yun sa TV5, doon medyo nagkaroon ng kayo ng kaba, concern, doon niyo na po nalaman yung laman ng alahas. So tinawagan niyo po ngayon yung polis na kung saan niyo pinalalamog to. Pinuntahan. Opo. Ano pong sabi niya? Sabi niya po pumunta daw po kami sa kakilala po niya na nagtatrabaho daw po sa may OMA po. Ako na yun, sir. Ah, kayo na po. Si attorney po. Opo. Pero nung pagpunta niyo po sa isang radio station para i-turn over, ano pong sabi ng reporter o anchor doon sa radio station na yun? Hindi po kami yung nagpunta po sa radio station. Yung police, yung police lang yung po. Police. Ano pong sabi doon sa police ng radio station? Yun nga daw po. Ang sabi, ayaw po ata nilang gawa daw po. Kailangan po yung nakapulot po yung pumunta doon. Eh yun po, nung time po na yun, nagkaroon na po ng problema, pumunta po kami ng Tayabas para po sa tito ko po. Okay. Di ba ma'am, kayo po subscriber ko? Yes, sir. O, ba't di nyo din lang sa akin? Bakit wala naman pasintabi doon sa radio station? Eh alam niyo naman, di ba dito sa programa ko? Meron kami sa ulihan ng bayan. Saan? Kailangan po nakabit. Pasensya naman, ma'am. Pinagantay ko kayo. Ha? Pasok na, pasok. Pasok, pasok, pasok. Halika, pasok ka na. Pasok. Okay. Ito na po ang inyong Remoa. At si Attorney Abo, yung nag-facilitate na para maisoli ito ngayon. Kasama yung kanyang kliyente, yung si Mrs. nung nakakuha nito, yung taxi driver, and then the daughter. Now, would you like to open this, ma'am? Yes, ma'am. In front of everybody? Kasi, pero as you can see, wala hong gas-gas. Hindi na lang po ng laman, hindi na nakita. Pero ma'am, may kwento na kinukulit. Sige, okay ma'am, paki-open. Zen. Okay, sino yung may code dito? Let's open it. Okay, alis muna itong ma'am. Sorry.
Alexa na po. Ayan. Siya po ay alam ng court. Ito na! Camera! Sana. Kailangan makuya, makita sa camera yung laman. Let's open it. Okay. Una, itong bag. Hindi kasali sa'yo. Ano kasali yun? Ito yung Hermes. Okay. Tubig. Tubig. Bigas yung tubig. Okay, so two Hermes bag. Okay. Okay. Ito na. Okay. Ah, ito yung pinakamahal. Pink diamond po tawag dito? Yellow diamond. Yellow diamond. Ito po yung protect. How much is that, ma'am? Around 8 to 10 million ito or 12 million. Ito 12? Yes po. Ito po, Patek. Diamond studded. Can you see the other contents and confirm to the media that it is intact? Ito all are intact? Yes po. Ito po yung earring, Senator. Okay. Paki-confirm lang po ah, in front of the attorney Abo. Yes, and po. Then sa mga nagsulit. Sandali po, nanginginig ako. Okay. Bigyan natin tubig. Okay. Ito po yata may isa pang bag. Ma'am, baka mahulog yung alahasa. Lagay mo natin dito. Isa. Yung Patek. Ito na natin ilagay dito. Ito po yung mga princess cut na yung bracelet po. Grabe yung alahasa, no? Naman ito. Ito po yung mga princess cut na look. Ayun. Kasi ito po yung pinakita natin ka. Ito pa isa pang bag. Ito pa yung isang bag. Tatlo. Ay, wala siya. Insurance. Okay. So, tatlong Hermes. Itong pinakamahal dito eh. Ayan. I would assume. Ito dito? Croc. Okay. And can you confirm now that yes, all the contents are intact? Yeah, everything is complete. Okay, good. Thank you. Yung cross. Yung, ito yun, di ba? Yes, I'm using so. Yung loop. Yes po, everything's complete. Okay. Lahat po nandiyan. Yes po. Sigurado po kayo ha? Yes kompleto po. Na. Okay. Ayan po. Everything's complete. Very emotional si ma'am. Nung pagpasok pa lamang, as you can see, hanggang ngayon, hindi niya mapigilang parang maluhalwa. So, kumpirmado. And ma'am, ito po yung wife, siya yung, and then the attorney who initiated all this. Yes, Sen, if I may, in behalf of my client, the husband of the wife here, we apologize for what he did. He was attacked by his conscience the night after taking your bag. For that, we apologize for his accusation. Apology accepted po, and I'm greatly thankful that everything is complete and fully recovered. And of course, I would like, if not for the program and for Senator Rafi too po, this wouldn't be possible. And thank you sa family for... Sorry po. The past few 2 weeks had been so hard for me. Yung chance po talaga nung paglapit ko dito was like almost zero po talaga nung lumapit ako. And considering my situation now and our family situation, sobrang laking tulong po nito sa amin. And thank you sa lahat. Sa lahat ng staff ni Senator Tulpo, who've been so patient with us and contacting us. Maraming salamat po and kay Attorney Villamor na gumawa po talaga ng paraan para po talaga ma-facilitate lahat. Maraming salamat. And then, thank you na rin po dun sa mga tao na who was really concerned, yung mga netizens po. Ang dami ko pong na-received ang mga messages na sincerely praying for me and my family. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko po alam kung paano kayo mapapasalamatan, pero siguro po, madami pa po akong tao talaga natutulungan in the future. At hindi ko po ito makakalimutan itong sitwasyon na ito.
Thank you po sa lahat. Thank you. Okay, ibalik na muna natin yung mga alahas, ma'am. I-secure na muna natin. Can you secure all the jewelries? Muna. Okay. Okay. Ma'am, ikaw gusto maghawak. Maghawak natin. Ayaw ko maging last touch. Okay, secure muna. Ito, kasa staff ni Ms. Maricor. Gusto ko silang mag-secure. I can break it. Ayan. Habang sinisilid ng Hermes bags. Hermes to ba nakalagay Fendi? Fendi po. Ah, Fendi ito. Okay. Pero itong dalawa, Hermes. Ito Fendi. Okay. Now, ma'am. 1,000,000 pesos cash reward na pinamis po natin on air doon sa magsole. No questions asked. Kahit na yung husband niya yung nagsole, bibigay tayo. But the wife turned over. Although sabi nung anak, ayaw daw niya kasi nag-agrabyado daw sila. Sabi ko, hindi. I promise is a promise. Nag-promise tayo on air na magbibigay. Kaya totoo tayo. Ito na po yung 1 million. Reward. Pakita natin. Buksan natin 1 million. Count this, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And ma'am, missus, 2, 4, 6, 8, 10. That's the 1 million cash reward na pinamis namin on air kung sino man makapagsole nito. Okay? So, lagay na natin sa... Ano ba yung supot? Balik sa ano? Balik na rito. And we'll give it to the missus. Kasi nakuha na muna. Attorney, kaya naman. Meron mo kayong gusto sabihin kay Ms. Marcos? O ikaw ba magsalita o si missus? Sige po. Una-una po sa lahat. Pasensya na po. Hindi rin po namin alam na hindi pa po nasasauli sa inyo po. Sorry po talaga. It's very hard to describe kung paano po kung kaano po ako kasaya dito sa mga pangyari. I myself parang hindi ako makapaniwala tulad nung may-ari nung bagahe. Napaiyak siya, nag-emotional siya. Ako medyo pinipigilan ko lalo nung naiyak siya sa sobrang tuwa. Yung bang may nagawa tayong napakagandang accomplishment. First time ever sa programa kong sa radyo yung Sa Ulian ng Bayan na ganito kalaki. 50 million ang naisole. So, more to come. And then, of course, papasalamat ako sa lahat ng mga followers natin na sila yung palaging nakatutok. At kaya siguro naisole yung mga, yung gamit dahil napanood dun sa post ko sa FB. Of course, sa news sa TV5, binanggit niya, Frontline Pilipinas. Kaya palagi kayo manood Frontline Pilipinas. Ayun.